Galingan mo ah. Ayan, may pamangking ko. Say hi. Guys, sobrang haba ng pila hanggang sa entrance. Ayan, sinamahan ko yung pamangkin ko si Ara. Ayan, dito kami ngayon, medyo makulimlim, parang ulan, no? Kanina medyo mainit yung pag-alis namin. Ayan, nagdulo po yung ano dito, pila. Ayan, mga sakto, no? Ayan, hanggang doon. Ayan, maraming gusto talaga mag-artist ng mga kabataan ngayon, no? Dito sa Going Bulilit, no? Abangan nyo na lang yung mga napili. Good luck sa mga napili, no? Yan po yung aking pamangkin si Arabella. Ara, say hi. Say hi, Ara. Yan po si Ara. Yan, nag-audition po siya ng, ano audition ka? Going Bulilit. Yan, good luck, Ara. Ay, mga sakto, no? Nakita nyo yung pamangkin ko. Oh, sobrang hanggang mamaya, na-update ko kayo sa mangyayari. Yan talaga, mahirap talaga mag-ano, maging artista. No? Kaya mag-audition bilang artista, yan. Yan po ang buhay ng mag-artista. Update ko po kayo mamaya, mga sakto. Ayan. 7 a.m. na dito sa audience entrance ng ABS-CBN. Maaga kaming nagpunta rito kasama si Arabella para mag-audition ng Going Bulilit. Pagdating namin, ayan, ganyan na karami yung mga tao. Sobrang dami talaga na mga kabataan ngayon na gustong mag-artista, no? Ayan. Ayan. Hinahanap namin kung saan yung pinakadulo ng pila. Ayan, naglakad-lakad kami hanggang doon. Ayan, may mga dala na silang pamaypay at saka yung mga bata. Alam mo naman yung mga bata, madaling mainip sa mga ganito. And excited pala ang lahat. Ayan, no, kasi medyo maaga pa, no? Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung pagpatak ng alas 11 na pinapasok kami doon sa entrance. Ayan po yung kalagayan ng mga bata dito sa labas ng ABS-CBN. Paikot yan doon, no? As in, doble yung pila, no? May kita natin dito, no? Sa mga kabataan ngayon, marami ang gusto talaga mag-artista at saka magbabaka sakali na pumila sa Going Bulilit, no? Ayan, kaya sana naman yung nagpapa-audition, sana maging fair naman yung ABS-CBN, no? Kitang-kita naman nila, marami mga bata ang pumila talaga dito, nagtiyaga. Sana hindi naman sila yung kumuha ng meron ng mga naka-reserve, no? Although mga anak ng artista or mga kilala na, no? Na naka-reserve niya dyan sa Going Bulilit, no? Ayan, attention sa pamunuan ng magpapa-audition dito. Ayan. Inabot na kami ng ulan dito, no? Ayan, mahirap kasi dito, no? Okay lang sana kung mga mature na, no? Mga adult na yung mga nandito. Eh, biglang bumus yung lakas ng ulan. Ayan, kasama yung mga bata. Nakita nyo naman yung tiyaga ng mga bata at magulang, no? Para lang pumila dito sa sinasabi nila na ABS-CBN Going Bulilit, no? Audition ngayon 2024, no? Sana naman ABS-CBN, maging pair po kayo, no?
sa pag-audition ng mga bata. No, sa dami po niya nag-audition, sana po kumuha po kayo ng mga nag-audition doon mismo sa mga nagtiyaga, no, nag-audition, hindi po yung mga naka-reserve na po sa inyo, no, sa pagkuha, pagpapa-audition sa mga kabataan na may potential naman talaga at saka deserve nila na mapabilang diyan. Ayan, no, nakapasok na kami sa loob ng ABS-CBN. Ganyan pa rin yung makikita nyo sa loob, no. Bukod sa labas na nakita nyo, ayan, ganyan din po yung ikot ng pila pagtsatsaga, no, sa pag-audition ng Going Bulilit, no. Yan, lalabas kayo sa ano, sa TV. Hello. 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 Hi. Lalabas kayo sa vlog ko. Na nagtiyaga talaga yung libo-libo, no, na kabataan ang nag-audition diyan, no. More than 3,000, no. Ang nag-audition diyan sa labas pa lang, oh, kitang-kita niyo na. Ayan, ang hirap nila. Init at saka biglang dagsa yung ulan, kawawa yung mga kabataan. Yun lang sinasabi ko, sana maging fair yung ABS-CBN sa pag-audition ng ganyan, no? Hindi yung may mga naka-reserve na pala. Tulad yan, based sa experience namin, no? Kwento ng bata, pagpasok na sa loob, sa isang kwarto, ayan, tinawag na kami, tinawag na yung number ng bata. Pagdating doon sa loob, tinanong lang yung pangalan niya, no? At saka yung edad niya. Yun lang, after nun, sabi sa kanya, out na raw, no? O, ganun lang kasimple, no? Seconds lang, no? No? Yung in-stay ng bata doon sa haba ng pila namin, no? Halos 5 oras, 6 na oras kami naka-pila doon sa haba ng pila. Inabot na kami ng ulan, no? Ganun lang yun. Kaya nga, wala, ganun talaga. Better luck next time na lang, no? Sa aking pamangkin. Okay, salamat po. Sa lahat ng mga salamat lang ako, lalo na sa mga tao naniwala sa talento ko. Tulad di sa tung guwapo sa pagtulong mabilis, kahit na anong mangyari di kanya matitigis. Handa kanyang tulungan sa gitna ng kagipitan, kahit anong estado mahirap ka man o mayaman. Maginoopera medyo basta siya ng trade, but di saktong guwapo. Ngunit kapag tumulong bukal sa kanyang puso, isa ako sa magpapatunoy sa pagtulong niyang wagas, dahil nakilala ko siya bilang tao may bukas. Palag para sa mga maralit at katulad ko, kung politiko ka lang tol, sa'yo ang boto ko. Kaya mga kababayan, si Joker P ay pakinggan, saktong guwapo ang tutulong para sa kinabukasan. Ako, ikaw, tayo, sila, lahat tayo'y magkaisa sa pagtulong ni saktong guwapo, sa porta ang ipadama. Halina't sama-sama tayo na't magkaisa, sa pagtulong ay maaasansya.
isang pasasalamat ang nais iparating. Sa isang hulog ng langit ang bigla ang dumating. Sakang gwapo ang pangalan siya, kinyong kagigiliwan. Ang kanyang kagwapuhan ay pinag-aagawan ng mga bata matanda, may ngipin o wala. Babae at lalaki, lalo na't mga bakla. Ladrig panty ang lahat kapag siya ay nasisilayan. Yan si sakto gwapo, tunay yung kagigiliwan. Kabila ng pagiging kwela siya'y ating maaasan. Hindi lang basta matulungin isa ring tunay na kaibigan. Halina't sama-sama kaisang bawat isa. Pagmamahal sa ating kapwa, tayo na't ipadama. Saktong gwapo, isa sa klabot sa mundo ng whitey. Sa bawat paangat, sure ang banana nyo dadami. Kaya't kung may problema ka, tawag nila si saktong gwapo. 100% sigurado to the rescue. Halina.